Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay magpatuloy ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Itong ating pagtatagpo ngayon, Friday night Bible study. At ang ating mga talatang pag-aaralan ngayon ay hanguin natin sa Mark chapter 9 verse 38 to 42. At ito'y pinamagatan kong paano maging isa sa mga kay Kristo. Dapat nating maunawaan ito. Ano ang kanilang katangian? At paano natin sila makilala? Ito ba'y nasa atin? Kaya napakalaga na ito tayo ay matutong kumilala kung sino yung mga taong para kay Kristo o na kay Kristo. Basahin natin ang Mark chapter 9 verse 38 to 42. Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakita namin ang isang tao na nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo. At pinagbawalan namin siya sapagkat hindi siya sumusunod sa atin." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko ang agad makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magpainom sa inyo ng isang tasang tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay hindi mawawalan ng kanyang katimpala. At kung ang sino man ay magbigay ng katitusuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, mabuti pang bitinan ang kanyang liek ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat." Napakalaga po ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi, paano maging isa sa mga na kay Kristo. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, banal ka't makapangyarihan sa lahat, samahan niyo kami sa aming pag-aaral, na sana bigyan niyo kami ng liwanag ng kaunawaan sa kapangyarihan ng Banal Espiritu upang aming pong matutunan ngayong gabi ay hindi po dumaan lamang sa aming tenga, kundi ito'y pumasok sa aming puso, maging gabay sa aming buhay bilang inyong mga alagad. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. So nakita natin, tignan natin ang likuran ng kasaysayan. Ang mga alagad, nakakita sila ng taong nagpapalayas ng demonyo. At sila'y nagulat dito. Sapagkat ito'y kanilang gawain at sila ang inatangan ng Panginoon na sila'y magpalayas ng mga demonyo. Hindi nila kilala ang taong ito. Kaya sa kanilang pakiwari, impostor ang taong ito. Bakit nagpapalayas siya? At dahil dito, ikinuwento nila ito sa Panginoon. At kailan nila ikinuwento ito? Alam nyo, kinuwento nila ito sa kalagitnaan na nagpagtuturo ng Panginoon tungkol sa kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Sinawa sila ng Panginoon sapagkat sa daan, nagtalo-talo sila kung sino sa kanila ang pinakadakila dahil kanilang nakita na ang Panginoon ay aalis. Siya ay papatay, mawawala siya. Sino ngayon ang papalit sa kanya? Kaya nga sila po'y nag-iisip kung sino ang dakila. At dahil sa kaguluhang ito, ang Panginoon tinawag ang 12. At kumuha ang Panginoon ng isang bata. Mababasa natin sa verse 33, di ba? Nakarating sila sa Kapernaum at nang siya nasa bahay na ay tinanong siya ng nila sila, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Ngunit sila'y tumahimik sapagkat sa daan ay pinagtatalunan nila kung sino ang pinakadakila. Siya imupo, tinawag ang 12 at sa kanila'y sinabi, kung sino man ang naganais na maging una, siya'y dapat maging huli sa lahat at lingkod ng lahat. Kinuha niya ang isang maliit na bata. Ito na. At inilagay sa gitna nila. Siya'y kanyang kinalong. At sa kanila'y sinabi. Anong ginawa ng Panginoon? Kumuha siya ng isang bata, nilagay sa gitna, at kinalong niya. Ibig sabihin, pinahalaga ng Panginoon. Kinalong niya yung bata. At siya'y nagsalita. Ang sino mang tumanggap sa isa sa mga ganitong bata, sa aking pangalan, ako ang tinatanggap at ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Sino man daw tumanggap sa bata sa ganitong paraan o sa kanyang pangalan, siyang tinatanggap.
At hindi lamang siya ang tinatanggap, kundi ang Amang nagsugo sa kanya. Yun ang turo ng Panginoon. Nung sabihin nila, mayroong isang taong nagpapalayas ng demonyo. Now, dito makikita natin na itong mga alagad na ito, sila po ay masamang loob doon sa mga taong gumagawa tulad ng ginagawa nila, na sila yung inatangan ng Panginoon, sila yung alagad, sila yung apostol. Medyo may pagseselo sila sa bagay nito. At dahil dyan, kumuha ang Panginoon ng isang bata at inilagay sa gitna nila at kanyang kinalong, pinahalagaan niya. Kaya sabi ng Panginoon, sino mang tumanggap sa ganitong bata sa aking pangalan, akong tinatanggap, at hindi lamang ako kundi maging ang nagsugo sa akin. So, yung batang tinutukoy ng Panginoon dito ay yung taong nakita nila nagpapalayas ng demonyo, na nagpapalayas sa kanyang pangalan. Siya ay isang mababa, hindi kilala, maliit na tao, pero naglilingkod kay Jesus. Isa siyang sanggol. Kaya dito, tinalakay ng Panginoon sa ating sipi na binasa, verse 38 hanggang 41, ang katangian ng mga taong nasa kanya. Ano-ano ang mga katangian ito? Isa-isahin natin ito. Una, ang taong nasa kanya o kasama ng Panginoon o kanyang alagad ay dapat mapagtiwala. Ikalawa, maunawain. Ikatlo, marunong. At pang-apat, mapasalamatin. Naisa-isahin natin, mga kapatid. Makikita natin sa verse 38, ang mga taong kabilang kay Kristo ay mga mapagtiwala sa kanya. Hindi yung sabi sa 38. At sinabi sa kanya ni Juan, Guru, nakita namin ang isang tao na nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo, at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi siya sumunod sa atin. Anong ginawa nitong mga alagad na ito? Pinagbawalan nila. Bakit? Sapagkat sila hindi sumusunod sa kanila o hindi nila kasama na sumusunod kay Kristo. Now, dito may kita natin kung medyo nagko-question sila. Diskumpiyado sila sa mga taong nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Tila nawawala ang kanilang pagtitiwala. Dapat sila, huwag na silang magselos sa taong ito, kundi sila dapat mapagtiwala sa kanilang pagkakatawag kay Jesus, at hindi dapat maging seloso. Yun ang tignan nila. Sa atin din, minsan, kung may nakikita tayong mga quote-unquote Christians na medyo nakikilala, nagsiselos tayo sapagkat tayo yung totoo. Ang sabi nito mga alagad dito, nakita namin ang isang taong nagpapalayas ng masamang espiritu o ng demonyo sa pangalan mo. Para kung sinasabi, umaangkin siya na siya'y alagad mo. Gawain nila ito. Sila yung inatasan ng Panginoon. Remember ang sabi sa Matthew chapter 10 verse 8. Ang sabi ng Panginoon sa 12, ang sabi niya, pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhay ninyo ang mga patay, linisin ninyo ang mga kitongin, palayasin ninyo ang mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Now, alam ng mga alagad na sila yung inatasan ng Panginoon, sila yung tinawag, sila yung may karapatan. Tapos ngayon, mayroong ibang taong gagawa. Kaya ano nangyari? Nagselos sila. Nagselos talaga sila, kaya nila ito pinagbawalan. Pakiwari nila, ito'y mga bulaan. Now, bakit nila pinagbawalan? Sabi, hindi sila mga alagad na kasama natin. Hindi siya sumasama sa atin. Kasasaway lang dito ng Panginoon sa kanila. Na sila'y nagpapataasan kung sino ang dakila. Ngayon, sa tingin nila, sila yung totoo, yung mga tao nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus, hindi sila karapat dapat. Dapat kami ang sikat, kami ang totoo. Pansinin natin pagkakasulat ni Mateo, nung sila'y lumapit at nagtatalo sila kung sinong dakila sa kanila. Anong sabi ng Panginoon? Matthew 18, verse 1 to 5. Nang oras na yon, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi,
Sinong pinakadakila sa kanilang langit? Sabi nila. No? Tinawag niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila. Ganun ang Panginoon magturo eh. Mayroong ilustrasyon eh. Sinabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbago, ha? Malibang kayo magbago at maging tulad sa mga bata, kailanmay hindi kayo makakapasok sa kariyan ng langit. Ang kanilang pinagtatalunan kung sino yung dakila eh. Pero sabi ng Panginoon, hindi kayo makakapasok kung hindi kayo magbago tulad ng isang bata. Verse 4, sino mang magpapakumbaba ng tulad sa batang ito ang siyang pinakadakila sa kariyan ng langit. Medyo nirebuke sila dahil sila nagtataasan sa kanilang sarili kung sinong dakila. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo magpakumbaba tulad ng batang ito, yun ang dapat mangyari na dakila sa langit. Verse 5, sino mang tumanggap sa isang batang ito, ganito, at sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. Nakita nyo? Yung kanilang sinaway na tao na nagpalayas ng demonyo, itinuring ng Panginoon o inihambing ng Panginoon sa isang bata. Yung taong yun. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y hindi magpakababa tulad ng batang ito, hindi kayo magiging dakila. Kung tinatanggap ninyo ang taong yun na hindi nyo pinagbawalan, dahil siya'y nagpapalayas ng demonyo sa aking pangalan, ako ang tinatanggap ninyo. At hindi lamang ako ang tinatanggap ninyo, kundi maging ang amang nasa langit. Nakita niyo mga kapatid, tanda ng turo ni Jesus. Kailangan kayo magbago, ang sabi ng Panginoon. Kailangan kayo magbago tulad ng ganitong bata. So turing nila sa taong yon, ay mahinang klase. Sapagat hindi sila kabilang sa mga apostol. Ito'y hindi totoo. Pero sabi ni Jesus, kung magpakababa kayo kaysa sa kanya, paano? Tanggapin siya. Huwag siyang sawayin. Ibig sabihin, mas bumababa kayo kaysa doon sa isang taong tinuring niyong mababa, maliit, mas mababa pa kayo. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang gusto niyong maging dakila sa kariyan langit, siya dapat maging mababa sa lahat. Maging mababa doon sa mas mababa pa. Kaya sabi, sino mang tumatanggap sa taong yun, sa batang yun, akong tinatanggap at hindi lamang akong tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. So yung mga maliit, mga walang pangalan na mga mananampalataya o mga alagad, itinuring ng Panginoon mga bata. Kaya ang gusto ng Panginoon sa kanyang mga totoong alagad, dapat silang higit pang mababa kaysa bata. Hindi sila katulad sa mga anak ni Skiba. Itong taong ito nagpapalayas ng demonyo. Tandaan nyo, ang mga anak ni Skiba, sila man ay nagpapalayas din ng demonyo at ginagamit din ang pangalan ni Jesus. At hindi lang pangalan ni Jesus, kundi pangalan ni Apostol Pablo. Basahin natin. Sa Acts chapter 19, verse 13 to 17. Ganito ang sabi. Acts chapter 19, verse 13 to 17. Ngunit may ilang mga Hudyong pagalagala. Tingnan nyo, mga Hudyo ha, na pagalagala na nagpapalayas ng masasamang espiritu. Sila man ay nagpapalayas din ng espiritu. Pero tingnan nyo, ang nangahas, nasabi, nangahas silang bigkasin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Anong nangahas? Ibig sabihin, hindi nila kilala si Jesus. Narinig lang nila. Hindi sila mga alagad ni Jesus. Kaya may pangahas nilang ginamit ang pangalan ni Jesus sa pagpapalayas ng demonyo. Tingnan nyo. At hindi lang basta ang pangalan ni Jesus, ang sabi din sa verse 13, sa mga may masamang espiritu na sinasabi, inuutusan ko kayo sa pamamagitan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Nakita nyo, ginamit nilang pangalan ni Jesus ayon sa narinig nilang turo kay Pablo. Hindi, wala silang koneksyon sa Panginoon talaga. Sa verse 14, pitong anak na lalaki ng isang pinakapunong paring Hudyo ito na ang pangalan ay Skiba ang gumagawa nito. Ngunit, ano nangyari? Verse 15, sinagot sila ng masamang espiritu. Anong sabi ng masamang espiritu? Kilala ko si Jesus
Ah, kilala ko si Pablo. Ngunit, sino kayo? Verse 16, at ang taong kinaroroon ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila at silang lahat ay dinaig niya. Kaya tumaka sila sa bahay na yon na mga hubad at sugatan. Nalaman ito ng lahat ng naninirahan sa Efeso, mga Hudyo at gayon din ang mga Griego, at sinidlan silang lahat ng takot at pinuri ang pangalan ng Panginoong Hesus. Nakita nyo, may mga taong nagpapalayas ng demonyo na walang kaugnayan kay Kristo. Ginagamit lang ang pangalan ni Hesus ayon sa narinig nila sa ibang tao, pero wala silang koneksyon. Pero itong taong itong sinaway ng mga alagad dito sa kasaysayan natin ay talagang kumikilala kay Hesus, nagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan ni Hesus. Mga kapatid, hindi dapat ganito ang ugali ng mga totoong alagad ni Hesus. Dapat maging mapagpakumbaba. Kung nakita nilang may mga taong kumikilala kay Hesus, naglilingkod kay Hesus, eh huwag silang magmayabang. Huwag nilang sawayin ito. Dapat mapagtiwala sila sa kanilang pagkakatawag bilang mga alagad. Dapat wala ang selos, wala ang inggit. Sapagkat ang sabi nga sa James chapter 3 verse 14, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugo at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan. Maliit mang tao yon, wala mang pangalang grupo, wala man silang leader, may hina silang klase, pero sila'y mga alagad ni Jesus. Hindi nga natin kabilang, pero iba sila, ibang grupo sila, pero sila'y mga alagad ni Jesus. Kailangan tayong manatiling mapagtiwala sa ating kakatawag. Yung po yung tanda una sa mga taong na kay Kristo. Ikalawa, ang mga taong kabilang kay Jesus ay mga maunawain. Verse 39, ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko ang agad makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Ang sinasabi ng Panginoon, kung tama man kayo na ang taong ito ay bulaan, ngunit ginagamit ang aking pangalan at nagpapalayas talaga ng demonyo, eh huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko ang agad makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sa simula, magandang simula niya, huwag mong pagbawalan. Tignan natin hanggang sa tumagal kung siya ba ay totoong alagad magsasalita ng masama laban sa akin. At siya na mismo ang hahatol sa kanyang sarili. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. So huwag niyong pagbawalan na dalawang bagay ang dapat nating tignan at unawain sa ganitong klaseng ugali na dapat tayo maging maunawain. Una, kung tayo may napansin ng mga tao na hindi natin kasama sa iglesia natin, sa iba silang grupo, hindi natin alam kilalang grupo, walang pangalang grupo nila, pero sila naglilingkod kay Kristo, tanda natin, dalawang bagay lang. Una, siya ba'y gumagawa para kay Kristo? O di kaya, ikalawa, siya ba'y gumagawa laban kay Kristo? Yun ang dapat tatanda natin. Masdan natin sila. Una, sila ba'y gumagawa para kay Kristo? Ginagawa ba niya ang mga bagay sa pangalan ni Jesus? Siya ba'y nagpaparangal at nagluluwalhati kay Kristo? Si Kristo bang natataas sa kanyang ginagawa? Tama ba siyang halimbawa na tagasunod ni Kristo? Maganda ba siyang sundan, tularan ng mga taong kanyang tinuturuan o kanyang mga na aakay? Ikalawa, siya ba'y gumagawa laban kay Kristo? Ibig sabihin, siya ba'y nagtuturo ng kabulaanan? Gumagawa ba siya ng mga gawain na laban kay Kristo? Hindi siya nagpapalaya siya ng demonyo para mangwarta, para maningil. Ginagawa ba niya yun? Hinahamak ba niya ang misyon ni Jesus? Ang misyon ni Jesus, pagpapalaganap ng kanyang karian. Siya ba'y nagpapalayas ng demonyo sa ibang pangalan? Sa pangalan ni Colapo? Sa pangalan ni Magellan? Eh, kailangan suriin natin yan. Gumagawa ba siya ng maling bagay sa pangalan ni Jesus? Na kung hindi naman, mga kapatid, kung siya'y para kay Kristo at hindi siya labo kay Kristo,
Ang taong ito'y nagpapalayas ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Ang sabi sa 38, diba? Sinabi sa kanya ni Juan, Guru, nakita namin ang isang tao na nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus, magandang intensyon niya. Marahil, hindi nila kilala ang taong ito, pero mapapansin natin, may tinawag ang Panginoon na 70 mga alagad na inutusan ding magpalayas ang demonyo. Maliban doon sa 12, baka maaring ito'y kabilang doon sa 70 alagad ni Jesus na hindi nakikilala. Hindi sila katulad ng mga anak ni Skeba na walang relasyon kay Jesus. Dapat tayong maging maunawain sa ating buhay. Bilang tayo na kay Kristo, anong una? Dapat tayong mapagtiwala sa pagkakatawag sa atin. Ikalawa, dapat tayong maunawain doon sa mga taong naglilingkod sa Panginoon na hindi natin kasama. Ikatlo, ang mga taong kabilang kay Jesus ay mga marurunong. Dapat maging matalino rin tayo. Verse 40, sapagat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Yan ang sinabi ng Panginoon. Maging matalino tayo, marunong. Ang sino mang hindi laban sa atin ay panig natin. Kahit na siya hindi natin kasama, kahit hindi natin siya kaisang iglesia, ay panig pa rin natin yan. Now, unawain natin yung mga tao yun. Siya ba'y laban kay Kristo o kakampi kay Kristo? Yun ang dapat natin tandaan. Walang neutral. Dapat makita natin siya ba'y kontra o kakampi. Siya ba'y kabilang o siya ay hiwalay. Walang neutral. Dapat. Maraming tao ngayon walang pinapanigan. Nasa gitna sila. Kung tawagin yan ay compromiser, wala silang paninindigan sa kanilang pananampalataya. Tanda natin ang sabi ng Panginoon sa verse 40, ang sabi niya, sapagat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Wala pong gitna. Laban at panig. Dapat nating makita yon. Kaya na sinabi sa Matthew rin, sa 12, Matthew chapter 12 verse 30, ang sabi niya, ang hindi panig sa atin ay laban sa akin at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Kaya, ang tanong natin dito mga kapatid, sang-ayon ba si Jesus sa denominasyon? Tayo masyado tayong mapagmahal sa ating grupo bilang isang Reformed Baptist. No? Pagka hindi Reformed Baptist at sinasabi natin, ay hindi mga totoong Kristiyano yan. Iba yung pangalan niya, mga Armenians yan. Ganun ba ang Panginoon? Mayroon bang ganun tinignan? Tanda natin, kung sila yung nagtuturo in the name of Jesus, sila yung nagpapalayas ng mga masamang espiritu in the name of Jesus, walang pagkakaiba sa atin. Tanda natin dito, sa nakita nila, ang taong ito hindi po nagtuturo ng ebanghelyo. Ang sabi niyan, siya nagpapalayas ng demonyo. Ginagawa niya ito sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan at otoridad ni Jesus. Dahil hindi mo ba siya kilala, hindi mo nanda dapat silang tanggapin, tatanggihan mo na. Tandaan natin, tanging Diyos lang ang maaaring makatanggi sa kanila sapagkat tanging Diyos lang ang makakabatid kung totoo at tapat sa kanilang puso ang kanilang paglilingkod. Tayo rin, dapat magsuri rin tayo. Tayo ba'y talagang totoong Kristiyano? Tapat ba ang ating puso? Nasa tama ba tayong pananampalataya? Sapagkat, kung tayo po'y nagmamalaki, hindi tayo gumagamit ng karunungan, delikado po. Ang sabi po sa Mateo, chapter 7, verse 21 to 23, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit. Kundi, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na yon, ay marami ang magsasabi sa akin. Pagdating po sa paghahatol, sa araw na yon, doon po malalaman kung sino po yung nakay Kristo at kontra kay Kristo na ginagamit ang pangalan ni Kristo. Ang sabi po sa verse 22, Matthew 7, sa araw na yon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpapalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?
At kung magkagayon, ay ipapayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, kailanman lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sa huling panahon na lang po sa paghahatol, doon po natin malalaman kung sino talaga ang totoong na kay Kristo. Finally, pero sa ating panahon ngayon, ay dapat ugaliin natin ang mga panig kay Kristo. Ano yung ugali natin? Una, dapat tayo po'y mapagtiwala sa pagkakatawag sa atin. Ikalawa, tayo'y maunawain doon sa mga taong naglilingkod kay Jesus. Dapat tayong maging matalino na sumuri. Sino ba sila? At pang-apat po, ang taong kabilang kay Kristo ay mga mapasalamatin. Mapagpasalamat. Tignan nyo ang sabi sa 41 to 42. Sapagkat tunay sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magpainom sa inyo ng isang tasang tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay hindi mawawalan ng kanyang katimpala. At kung ang sino man ay magbigay ng katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, mabuti pang bitinan ang kanyang liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat. So ano pong dapat nating maging ugali, mga kapatid? Kung tayo may makakita na mga tao hindi naman ng nating kabilang, iba yung kanilang sinasabing doktrina, sila ay Armenians, tayo yung mga reform, tanda natin, hindi lang po mga reform ang ligtas, kundi ang sino mang sumampalatay kay Jesus ay alam nating maliligtas. Masalamat tayo na sa grupo tayo na ang itinuturo ay talagang malapitan sa salita ng Panginoon. Si Jesus po ay hindi tumitingin doon sa mga taong umaangkin lamang, kundi siya po ay tumitingin doon sa mga lingkod na handang maglingkod sa kanya. Handang maglingkod. Na ginagawa nila ang kanilang efforts upang sa pangalan ni Jesus, maraming tao ang mapapalaya. At tayo po ay gagantimpalaan ayon po sa ating mga nagagawa. Kaya tignan natin ang sabi sa verse 41. Sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magpainom sa inyo ng isang tasang tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay hindi mawawalan ng kanyang katimpala. Now, kung may mga tao, sabi diyan, kung may taong magpainom sa iyo dahil ikaw ay kay Kristo, hindi mawawalan katimpala sa kanila. Now, gawin natin sa pagbaliktad. Kung ang mga taong yun na naglilingkod kay Jesus ay ating inuunawa sa kanilang kaliitan, sa kanilang kahinaan, na tayo nagpapakababa, tinatanggap natin sila, ay parang katumbas na rin yung tinanggap natin ng tubig mula sa kanila na magbigay sa atin ng ginawa. Nakita ninyo? Ngunit, ang sabi sa 42, kung ang sino man ay magbigay ng katitisuran sa isa sa maliliit na ito, kung hinahamak natin ang maliliit na ito, pinagbawalan natin, sinasabi na hindi kayo totoo, ang sabi po dyan, na mga taong sumasampalataya naman sa kanya, mabuti pang bitinan ang kanyang liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat. Nasaan ngayon ang pagiging dakila sa karya ng Diyos kung sasabitan ka ng gilingang bato sa iyong liig? Ayan, sabi ng Panginoon, ang sino mang magnanais maging dakila sa langit, sa iyong dapat maging mababa sa mga lingkod. Tanggapin niya, unawain niya, timbangin niya kung ang ginagawa ng taong ito para ba kay Kristo o labang kay Kristo. Pero kung para kay Kristo, kahit hindi pa natin siya kabilang kasama, siya po ay na kay Kristo, unawain natin, tanggapin natin sila. Parang tinanggap mo siya na isang malamig na basong tubig sa iyong buhay. Ikaw ang giginhawa. Ikaw ang tatanggap ng gantimpala. Tayo po ay tatanggap ng gantimpala ayon sa ating mga gawa. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuma ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Mas maigi yun.
na tayo magpakababa kaysa tayo maging katitisura sa mga taong yun. Malinaw nang ginagawa ng taong ito na kanilang sinaway ay nagpapalayas ni demonyo. Wala po itong saving effect. Wala po rito yung pagliligtas. Ginagawa nila ang ministeryo itong magpalayas ng may mga karamdaman, mga inalihan doon, pero hindi po kaugnayan dito ang kaligtasan. Gospel po. Kaya huwag po tayo magselos, kundi dapat tayo magpakumbaba. Tanggapin natin sila kahit hindi natin sila kabilang. Kaiba yan sa mga anak ni Skiba. Sa mga anak ni Skiba, mga negosyante yun, ginagamit nilang pangalan ni Jesus upang sila ay kumita. Dapat lamang tayo magpasalamat sa kabila ng lahat. Kahit na mahina silang maglingkod, mahina silang mangaral, walang gaanong malalim na doktrina, matayo tayo, masyado tayong mataas ang alam natin, marami tayong natutunan sa libro, sa komentaryo, at may nagmamadaling na tayo, at yung mga taong yon ay mahihina, magpaliwanag, eh dapat tayo magpasalamat, mga kapatid, na sila po ay naglilingkod para kay Kristo. Magkaroon tayo ng espiritu tulad ng espiritu ni Pablo. Tingnan niyo ang espiritu ni Pablo. Nung marinig niya na mayroong nangangaral, Philippians chapter 1 verse 15. Ganito ang sabi. Tunay na ipinapangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkaingit at sa pagkikipagpaligsahan. Ngunit ang iba naman ay dahil may mabuting kalooban. So hindi po lahat na nangangaral ay talagang ayon sa kalooban ng Diyos. May pagkaingit, mayroong pakipagpaligsahan. Walang kwenta yan, pero mayroon din namang mabuting kalooban. Ang sabi ni Pablo sa verse 18, ano nga, kahit sa anong paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay ipinahayag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y patuloy na magagalak. Sana'y ganun ang diwa natin, ang espiritu natin. Matuwa tayo sa mga taong nagtuturo. Kahit na hindi katulad nating magagaling tayo, sila ay mahihina. Mga kapatid, magpasalamat tayo. Marahil, tayo ay nagmamalaking tayo nasa tamang iglesia, tamang doktrina, tamang relasyon kay Kristo, may tamang paglilingkod, may tamang misyon. Pero paano mo papatunayan na lahat ng ito ay tama para sa iyo? Ugali. Dapat wala tayong inggit, walang selos sa mga naglilingkod na iba kay Kristo. Dapat tayong maunawain sa iba. Dapat tayong dumidepende sa katalinuhan, karunungan. Tignan natin lahat. Dapat mapasalamatin tayo kahit sa maliliit na paglilingkod ng ibang mga umaangking Kristiyano. Ang Diyos na bahala gumawad sa kanila kung anong nararapat sa kanila pagdating po ng paghukom. Pero sa ngayon, magpasalamat tayo na tayo po ay kabilang sa mga nakay Kristo. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Salamat Lord sa iyo pong salita ngayon. Sana maalis po sa amin, sa aming pong puso't isipan ang ugali pong denomination na mayroon kanya-kanya kaming angkin ng grupo, ng aming mga grupong iglesia. Hindi po dapat ganun, Panginoon. Pasalamat kami na nasa grupo kami na nagtuturo ng tapat sa iyong salita. Ngunit, hindi ito namin dapat ipagmalaki, kundi dapat namin itong paglingkod na tanggapin namin ang aming mga kapwa mahihina, maliliit na grupo na para bang pinaiinom kami na matamis at malamig na tubig para sa aming kasiyahan na kami, Panginoon, kahit sa papaano, narinig namin marami kayong ginagamit, maraming nagsisikap na maglingkod upang maabot ang pangailangan ng mga tao. Maraming salamat po. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.